1. Pawikan o marine turtle. Ang pawikan ay matatagpuan sa lahat ng karagatan ng Pilipinas at sa iba pang subtropical na dagat. Ang pawikan ay isang malaking pagong. Ang carapace o matigas na balat sa likod nito ay may sukat na 90 hanggang 120 sentimetro ang haba. Ang bibig nito ay hindi balog-tush at may tig-isang kukol sa bawat paa. Kulay olive o reddish-brown na nahahaluan ng dilaw kapag ito ay buhay. Ang flippers ay kulay itim na may halong olive-brown sa parteng itaas at dilaw sa bandang ibaba. Tinawag itong green turtle sa Ingles dahil sa kulay berdeng taba sa katawan nito, bunga ng halaman na kinakain nito. Kapag ang pawikan ay nakapangitlog na tinatabo na nila ito ng buhangin para hindi makita ng predator nila at umaabot ito sa 100 itlog ngunit hindi lahat ay napipisa. At hindi lahat ng napisang itlog ng pawikan ay nabubuhay sapagkat ang iba sa kanila ay nalulunod o hindi naman kaya'y kinakain ng malalaking hayop. Bagaman, makikita sa buong kapuluan ng Pilipinas, ang pawikan ay pambihira dahilan sa pag-aabuso sa panghuhuli nito dahil sa malambot nitong karne at itlog. Ang iba ay pinapalamnan o ginagawang palamuti sa mga tindahan. 2. Philippine cobra o hulugong. Ang Philippine cobra o nasya-nasya Philippinensis ay hindi kalakihan kumpara sa ibang uri ng ahas. Pero alam mo ba, na ang Philippine cobra, na mas kilala sa tawag na hulugong, ay kabilang sa mga pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Ang hulugong ay tinatayang humahaba lamang ng 2 metro, at brown ang kulay ay itinuturing. Pangatlo, sa pinakamatindi, ang kamandag sa lahat ng ahas sa buong mundo. Tanging, sa Pilipinas lamang makikita ang hulugong sa Luzon, Mindoro, Catanduanes at Masbate. 3. Binturong o bearcat. Madalas mapagkamalang pusa, o di naman kaya ay oso ang Palawan bearcat. Ngunit, ang bearcat, o kilala rin sa tawag na binturong sa Southeast Asia ay may sariling niyang uri. Ang Palawan bearcat, na kabilang pamilya ng viverridae, o civets, ay makikita lamang sa kagubatan ng Palawan sa Pilipinas. Mayroon din ito sa mga kabundukan ng Borneo, Burma at Vietnam. Ang kakaibang uri ng hayop na ito, ay mayroon mahabang katawan, na umaabot sa 61 hanggang 76 sentimetro. Mayroon itong bigat na 10 hanggang 15 kilo, at kayang mabuhay hanggang 20 taon. Maamo, ang itsura ng bearcat. Ang mukha, nito ay patulis na patungo, sa kanyang ilong. Mayroon itong, makapal at matigas na balahibo. Sa umaga, ay tulog ang mga ito, at sa gabi naman, gising para maghanap ng kanilang pagkain. Ang Palawan binturong ay naninirahan sa tropical rainforest habitat. Ito ay isang omnivore, nagpapakain ng prutas, maliliit na hayop, at kalabaw. Nanganganib na maubos ito sapagkat na ito ay inanib para sa pangangalakal o pakikipagpalitan ng alagang hayop. Sa timog ng saklaw nito, ay kinukuha din para sa pang-araw-araw na konsumo ng tao. 4. Sinarapan. Ang sinarapan, o tabius, Mysticus luzonensis, ay pinakamaliit na isdang pangkalakalan o commercial na inaanib na matatagpuan lamang sa Pilipinas. Endemiko ito sa rehiyon ng Bicol, partikular sa lawa ng Buhi, lawa ng Bato, ilog ng Bicol at ibang bahagi ng tubig sa lalawigan ng Camarines Sur. Isang uri ng dumi, ang sinarapan at nanganganib sila, maliban sa mga mata nito. Karaniwang nasa 12.5 na ang haba nito at mas maliit ang lalaki kaysa sa babae. Sa ngayon, nanganganib ang sinarapan na maglaho dahil sa labis na pangingisda. 5. Kaalaman. Ang Kaalaman na may scientificong pangalan na Axis kaalamanensis na kilala rin bilang Kaalaman hogbeer ay isang endangered species na osa na matatagpuan lamang sa Kaalaman Islands ng Palawan, lalawigan ng Pilipinas. Kilala ito bilang hogbeer sapagkat kapag tumakas mula sa peligro, dumadaan ito sa ilalim ng underbrush kasama ang ulo nito tulad ng isang hog sa halip na tumalon sa mga hadlang tulad ng iba pang osa. Ang mga hayop na ito ay crepuscular, nangangahulugan na sila ay aktibo sa pagsikat ng araw at takip silim. Nagpapahinga sila sa panahon ng mas mainit na bahagi ng araw at pagkatapos ay lumabas mula sa undergrowth hanggang sa pag-iilaw.
pangunahin ang nag-iisa, paminsan-minsan, ay bumubuo sila ng mga maliliit na kawon kung may iwan ang hindi nag-aalala. Tulad ng iba pang mga species ng osa, ang Kaalaman deer ay mga ruminant, nangangahulugang mayroon silang apat na silid ng tiyan at mumunguya. Halos wala ng Kaalaman deer, natitira sa Palawan dahil sa pangangaso at unti-unting pagsira ng kagubatan. 6. Isdang tuko o butanding. Ang isdang tuko o butanding sa Ingles whale shark, literal na, balye ng patim, may pangalang pang-agham, na typos ng rincodon, ay mga uri ng isdang patim na kahawig ng mga balyena at tuko. Ang species na ito ay nakilala noong Abril taong 1828 pagkatapos ng pag-abala ng isang specimen na 4.6 na metro, 15 feet, sa Table Bay, South Africa. Sa kabila ng laki nito, ang butanding ay hindi nagbibigay ng panganib sa mga tao. Ang mga whale sharks ay mga isda na nakadokumento at pinahihintulutan ang mga manlalamoy na makasakay kahit na ang kasanayang ito ay nasira ng mga siyentipiko at mga conservationist dahil sa kaguluhan sa mga patim. Ayon sa IUCN, ang lumalaking atensyon na binibigay ng mga tao ay may pinsalang dala sa naturang hayop. Sa katunayan, lumaba ng 63% ang populasyon nila sa loob ng 75 na taon dahil sa panghuhuli o pagkamatay ng dahil sa pagtama ng butanding sa LOC ng barko. 7. Mamag o tarsier. Ang mamag o nakilala sa Ingles bilang tarsier ay isang bird brodo sa klaseng mamalya. Isa ito sa pinakamaliit na mamalyang hayop na nagpapasuso sa mga anak. Isa itong nocturnal, o panggabing hayop, aktibo lamang ang mga mamag tuwing gabi, kung saan naghahanap sila ng kanilang mga makakain. Kilala ang mga mamag sa taglay nilang mga naglalakihang mata. Ito ang tumutulong sa kanila upang makahanap ng mga makakain sa gitna ng kagubatan. Sa Timog Silangang Asya, karamihang, matatagpuan ang mga mamag. Pinakatanyag, ang mga uring makikita sa Indonesia, at Pilipinas. Sa Pilipinas, makikita ang mga ito sa lalawigan ng Bohol sa gitnang Visayas. Nanganganib ng maubos ang mga tarsier o mamag dahil sa deforestation at panghuhuli nito. A. Haribon o Agila o Philippine Eagle. Ang haribon, na may scientificong pangalan na Pithecophagi jeffreyi, ay isang malaking agila na makikita sa mga gubat ng Luzon, Samar, Leyte at Rehiyon 12. Ito ay ang pambansang ibon ng Pilipinas. Ang haribon ay simbolo ng katapangan ng mga ninuno ng Pilipino. Sila ay may haba o taas na 1 metro at tumitimbang ng mula 4 hanggang 7 kilo. Tulad ng ibang agila, higit na mas malaki ang babaeng haribon kaysa lalaki. Ang haba ng kanilang pakpak ay 2 metro o higit pa. Sila ay kumakain ng mga unggoy, malalaking ahas, kaguang, malalaking ibon gaya ng kalaw at mga bayawak. Ang haribon ay isa sa 3 pinakamalaking agila sa mundo. Sila ay ang harpy eagle ng Timog Amerika at ang stellar sea eagle ng Hapon. Sila ay maaring matalo ng haas eagle ng New Zealand. Ngunit ang haas eagle ay extinct na ngayon. Ang mga haribon ay unti-unting nawawala dahil sa masyadong maraming pagtitroso. Ito ay isang dahilan kung bakit umuunti ang kanilang populasyon. 9. Tamaraw o water buffalo o kalabaw. Ang kalabaw, na may scientificong Bubalus babalis carabandesis o minsan Bubalus carabandesis, ay isang domestikadong uri ng kalabaw na pantubig. O water buffalo na karaniwang matatagpuan sa Pilipinas, Guam, pati sa ibang bahagi ng Timog Silangang Asya. Madalas iniuugnay ang kalabaw sa mga magbubukid dahil ito ang kadalasang napiling hayop para sa pag-araro at pagtulak ng kariton na ginagamit ng mga magbubukid upang madala ang kanilang ani sa palengke. Karaniwang nabubuhay ang mga kalabaw ng 18 hanggang 20 taon at maaring umabot ang timbang nila sa 800 kilo sa kanilang pagtanda. Parehong may sungay ang babae at lalaking kalabaw. Itim naman ang karaniwang kulay ng kanilang balat na nakapalibot sa kabuuan ng kanilang katawan habang mabuhok ang kanilang ulo at ang dulo ng kanilang buntot. Damo, at iba pang halamang ligaw, ang kinakain ng mga kalabaw at kadalasang tuwing umaga sila kumakain. Sa ibang bahagi ng daigdig, mahalaga ang mga kalabaw dahil sa kanilang gatas at karne.
Ang mga hayop na aking nabanggit ay ilan lamang sa mga nanganganib na maubos sa Pilipinas at sa ating mundo dahil sa pang-aabuso sa pagpuputol ng puno at panghuhuli sa mga hayop na ito. Ang bawat nilalang sa ating mundo ay may kaakibat na kalagahan sa ating mundo at kalikasan. Sa nais magpa-shoutout, i-type lamang ang pa-shoutout at hashtag lamang ang Piknows. Kung nagustuhan nyo ang aking video, mag-like, subscribe, comment and share at on notification para maging updated na din kayo.